Lahat tayo may mga katanungan na maaaring magmulat sa ating kamalayan. Halina't buksan ang inyong kaisipan para sa 3 minutong dagdag kaalaman. Masasabi natin na sa bawat okasyon, birthday, binyag, kasal, reunion with barkada o kung ano paman ay di mawawala ang alak. At isa sa alak na kanagisnan ng mga Pinoy ay ang Ginebra San Miguel. Ang Ginebra San Miguel ay ang pinakamatagal na gin dito sa Pilipinas. Ito ay 187 taon na. Mas matanda pa nga sa unang republika ng bansa. Ito ay hango sa pangalan ni St. Michael. Pero di alam ng nakararami na ang paborito nilang gin ay di lamang parte ng mga okasyon o selebrasyon, kundi ay parte ng kasaysayan. Ito ay nagsimula noong 1834 sa pangunguna ni Antonio Ayala at Domingo Rojas. Ay itinatag nila ang Ayala ECIA o kilala na ngayon na Ayala Corporation na nagtatag ng kauna-unahang distillery dito sa bansa na located noon sa Quiapo, Manila, kung saan pinuproduce ang iba't ibang klase ng alak mula cognac hanggang gin. Ang gin na pinuproduce noon ay kadalasan na siniserve sa mga Espanyol na bumibisita dito sa bansa o para sa mga mayayamang Pilipino. At dahil sa paglaki ng demand ng produkto, ay bumili ang kumpanya ng mga makinarya mula sa France para mas mapabilis at mas madami ang paggawa ng produkto na ito. Bukod sa pag-improve ng mga equipments, ay in-improve din nila ang produkto para mas maging smooth ang flavor nito sa tulong ng Filipino chemist na si Anacleto del Rosario. Ang original na label na mas kilala sa tawag na Marca Demonio ay nilikha ni Fernando Amorsolo noong 1917, kung saan isang arkanghel na St. Michael ay nakapulang kasuotan at kapa. Sa kanyang kanang kamay, siya ay may hawak na espada na may kurbadong blade. Nasabi ng iba ay katulad ito ng espada sa Indonesia na ang tawag ay Kris. Pero may mga nagsasabi din na ito daw ang espada na nabanggit sa aklat ng Genesis. At makikita sa paananaman banda ng anghel ang isang demonyo na may pakpak na iespadahin nito. Nasa likod ni St. Michael ang mga ulap na sumisimbolo sa heaven at sa background ng demonyo ay apoy. Napabili di Amorsolo si Enrique Sobel de Ayala at dahil dito, siya ay pinag-aral nito sa Academia de San Fernando, Madrid, Spain. Dahil sa magandang performance ni Amorsolo nung entrance exam niya, ay siya ay kinuha bilang maging guro ng nasabing paaralan. Kahit siya ay papasok sana na estudyante lamang. Makalipas ang ilang taon na experience niya sa abroad, siya ay bumalik dito sa Pilipinas. At noong taong 1972, siya ay kinilala bilang national artist dahil sa kanyang mga painting. Kaya sa tuwing bibili ng Ginebra San Miguel ay huwag niyong kalimutan na di lamang alak ang inyong hawak, kundi work of art na gawa ng ating national artist na si Fernando Amorsolo. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa mga susunod ko na i-upload na siguradong magmamarka sa inyong kaisipan.